sumakit at may tumutusok-tusok sa tenga ng isang babae mula Ubay, Bohol. Nang kanila raw tignan, napasukan pala ito ng isang buhay na ipis. Kung paano yan natanggal at ang payo ng eksperto, panoorin sa report ni Katrina Son. Sa sobrang sakit ng kanyang tenga, napaiyak na si Janine. Nang tingnan ang kanyang mga kaibigan, may nakitang tila paan ng insekto. Nga na, andan eh, bakit para di siya musun? Ayun na na, ayun. Sinubukan nila itong tanggalin pero naging pahirapan. Ilang beses nila itong nilagyan ng baby oil at gumamit ng chani, pero pira-pirasong pa lang ang kanilang nakukuha hanggang sa... Sige to. Isang buhay na ipis ang nahugot mula sa tenga ni Janine. Sa taranta, agad nila itong pinisa. Visit ka. Kwento ni Janine, nag-aaral silang magkakaibigan nang maramdaman niyang may tumutusok-tusok sa kanyang tenga. Nawala rin ang sakit nang matanggal ang ipis. Di na kaya kapag iumaga pa yung pagkuha. Sakit na, masakit na talaga. Ay glungas ha. Ang ganitong mga insidente, madalas daw mangyari lalo kapag umuupo o natutulog sa sahig. Ayon sa isang ears, nose and throat surgeon, kapag nangyari ito at hindi agad makakapunta sa ospital, kailangan i-check muna kung buhay pa o patay na ang pumasok na insekto sa tenga. Kapag buhay, gumagalaw, minsan narinig mo may parang lumilipad sa loob ng tenga or may sound. Bago natin i-extract or tanggalin, kailangan patayin muna. So how do we kill? Usually, ang advice namin, maglagay ng baby oil. Malagkit ang consistency ng baby oil at hindi mahapdi sa tenga. Hindi raw mainam na tubig ang ilagay dahil baka maglalasog-lasog ang insekto. Kapag alcohol naman, mahapdi ito sa tenga, lalo na kapag nagkasugat na dahil sa insekto. Huwag din daw basta kalikuti ng tenga para maiwasan ang komplikasyon. At kahit natanggal na, makakabuting pumunta pa rin sa ospital para masigurong walang naiwan sa loob ng tenga. Kasi mamaya, tinry alisin sa loob ng bahay, mabutas yung tenga o yung eardrum na tinatawag. So, pinakamaganda talaga masilip ng specialista para matanggal. Para namang maiwasang mapasukan ng mga insekto sa tenga, kailangang siguraduhin na malinis ang tinutulugan, lalo na kung nasa sahig, at siguraduhin hindi ito mapagagapangan ng mga insekto. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.